Siyempre, sa nangyaring laban din nila yesterday kung saan na 1-1 nila yung Evos. At alam mo ba nung sinabi pa nga doon sa interview, nung in-interview sila na sila mismo yung kalaban nila. RRQ mismo yung naging problema. And with that being said, mas mataas ang momentum dito ng RRQ Akira going in to the right side. At sinabi na nga mismo ng mga drafters natin, mga analyst natin, na kahit na pinili itong Lolita, okay lang si Gusta Lagusta. Gusto niya pa rin mag-load. Gusto niya eh, comfort niya yan eh. Para kasing may built-in vengeance yung bago niyang shield. Ever since na-rework yung top dyan, Guardian Shield na yan eh. Ay, Bulwark, basta yun na yun, oo, no? Basta yun na yun. Tapos gusto ko lang din balikan yung sinabi mo na ano, no? Na parang RRQ yung medyo sila talaga yung naging problema. Not necessarily the opponent. Naalala ko yung sinabi niya, no? Ni Zorn. Ano ba sabi ni Zorn? Sabi ni Zorn na parang sila lang daw yung nagpapahirap sa kanila. Ah, oo. Kahit na, syempre si Zorn, shoutout nga pala kaya Zorn from Homeboys na syempre mga ibang teams natin, mga ibang games natin sila makikita. But right now, stream A. Alright, so para, pero syempre, pero syempre, kapag nangyari din yon, ang pinakamagandang mindset is dapat ikaw pa rin ang malakas kung may mag-challenge sa'yo. Anyways, tayo ay magbabalik sa ating game, chill game for the start of this one with the Fireblocks na nasa side ng blue at red naman. Nag 2 picks dito ang RRQ kanina. Fredrin pick para kay King. Basic tayo dito, Ingan. Classic utility type junglers. Okay, parang bumalik tayo sa M-series ha, pero si Tekashi. Ashi? Ako po, ma-outline nga hata ni Alien plus Rosa. And this is the start na gusto ngayon na Fireflux. Kapalit naman ng Turtle from RRQ Akira. Flicker out for Luis para makatakas. And ito na yung gustong start ng Fireflux eh. Kasi kung mapapansin mo sa last two games nila contra NIP Flash, they were really having a hard time in the early game. Especially nung game number 1 na 10-minute game sila ng NIP Flash. Pero teka lang ha, parang hindi natatapos yung action natin dahil yeah, si King ang aggressive. Kasi dapat kapag Louie ka, tapos isa kang back siya, ibig sabihin maganda yung roam around sa roam nyo eh. Kumbaga maganda yung pag roam around nyo sa mapa. And yung global presence nyo, grabe, matindi. Kaya pwede tayo makakita dito ng mga invade at mga laban ng laban ng laban ng laban ng mga laban ng mga skirmishes. Non-stop. Lalo-lalo na kapag yung TP mo, pwede mo kasing gawin kung ikaw ay isang Louie na gamit ngayon ni Rosa. Punta ka sa lane, gamitin mo yung TP mo, pambalik sa lane para mas mauna ka sa clear. Oo. So non-stop travel action, kung may matawag mo doon, ang pwede natin makita. Pero ngayon kasi RRQ Akira yung nakakuha ng unang turtle. So para sa kanila, kami yung may karapatan mag-invade ngayon. Ay, true. Napapansin mo sila, ano, sila Luis, oh, talagang tinatambayan na yung bottom lane, bottom jungle ng Fireflux East. Mm-hmm. And at the same time, ang aga niya bumusita doon sa lane ni Gusta Lagusta. Kaya naman napapalayo ngayon itong si Sunshine. Pero again, Fireflux Esports, they still got the first kill. Medyo komportable sila. And the back siya, Louie, na sinasabi mo, they can easily have control dyan sa middle lane. Ayan na nga, tinan mo. Pwesto na sila dito sa may bandang 30. Pero yung Astral Echo kasi ang nagpapaganda dito eh. Besides the back na merong pang sepat si Seijin, yung Grok din kasi ni Luis, the GOAT of Brazil. Oh. Yun din yung nagbibigay ng vision para hindi agad makakakuha yung Fireflux ng magandang opportunity. So with that, naitatabla ni Luis to the point na sila pa nga nang lamang ng unti dun sa guldo. May unting kalamangan, pati na rin sa pwesto dun sa turtle. And yun yung maganda pag ganyan yung roamer mo. May setup capabilities at the same time. Sobrang tanky pa rin yung pasta. Uy! Oh, nagmintis! Namatay ang germs doon! Namang si King ang makakuha ngayon ng turtle. Meanwhile, what charge para kay Nagot Luis? Medyo pulado, walang namumula pala. Yun ang gusto ko sabihin. Sustain is real for both of the squads. Star Shatter, 1-0 pa rin. Turtle kay King, walang nagkamatayan. Yun ang gusto ng RRQ Akira ngayon. This time, na-secure nila yung Turtle without suffering any casualties. Akala natin natama na yung Star Shatter kay TNZ, pero men, umusog lang ng onte. Oh. Ilang frames lang yun, naiwasan na ni TNZ. And nakikita mo din yung difference ng ano, no? Yung buff, yung nerf sa Humot. Oo. Kasi instead of 6 seconds, parang 4 seconds na lang! Aray ko! Naman! Aray ko po, binigyan si Rosa King with a double eye, with a great pick-off. Masyadong humarap si Rosa that time, disrespecting the damage of the Fredrin. Minsan kasi akala mo walang damage siyang
Palo na yun eh. Uy, actually, uy, Tekashi, ang ganda ng pag-segue doon, nakapag-flicker out, pero teka lang, pinapasok ni Aylin, napilitang gabito yung penalty zone, pero that's still an evaded kill for RRQ Akira. And going back to your point, no, teka lang, mamaya na, kasi ang bilis gumalaw eh, Kera. Sabi mo kasi action pack eh. Action pack, action pack. Half health ngayon ang buhay, at eto na, lumalarga na ang RRQ Rosa. Ay! Teka lang, nagulat doon yung buong RRQ dahil di natin in-expect with the diversion play. Tatlo nandoon. They're gonna get a kill onto Gusta La Gusta. And ito na yung Fireflux na nakilala natin. The Turkish Delight, kahit saan pumunta, sama-sama ang tatlo nila. Surprise! Turkish Delight, sabi ni Rosa. What a great ultimate mula dito sa Fireflux Esports on the Luyi. Pero din, again, wala silang makukuha ang objective dito. Ingat, sayang! Yung opportunity spear! Grabe naman doon, si King. Pinapakita talaga na kahit may rain na kayo sa kabila, ako pa rin ang mangingibaba. Storm Shatter tumama doon. At ito na naman! Kaso lang, penalty zone coming in from Tekashi. Si Rosa naman ang pupuruhan ngayon. That's gonna be one member down. Storm Shatter's not gonna hit. And RRQ Akira all the way from Brazil. Nangingibaba ngayon. Walang nakuha dito yung Fireflux. Wala silang nakuha ang objective right after nung nakakuha sila ng isang kill. Ang nangyari pa, sila pa yung nagdelikado. Ang layo ng trinapel ni Tekashi para umabot doon. Wala nang flicker si Rosa. Nahuli ka, Bechin. Libre yung turtle. Libre na naman para sa RRQ Akira. 3 turtles secured. Akala mo nga na dapat, teka lang, Fireflux, dapat yung mas mabilis gumapang sa mapa eh. Oo, kasi meron silang Luyi. May Baksha. May Baksha. May Moscow. May Arlott pa. Ang dami nila mga global. Pero pinapanatan sila ni na Luis. Ang kunat mo, Kuya Luis. Napakakunat talaga yung God Grok ngayon all the way from Brazil. Nangingibabaw. And clearly working in their favor dahil RRQ Akira getting all objectives. Again, 3 turtles plus a turret doon sa baba and wanting to extend their lead by taking control na naman doon sa top lane. Ang hirap na nito sa unang mid-game na gusto sanang mangyari ng Fireflux. Gusto mo kasi kapag Luigi ka, bantang mid-game, meron ka agad damage. Blazing, do it! Pero counter go with a diversion at ang mga vacuum. At ayun na, casters! Pumasok si Sunshine! Ang ganda ng ultimate ni Sunshine getting 2. Pero makaka-out ang RRQ. But wait, there's more! Calmalicious from the back! Fireflux gets 3! Yun na natin nakikita yung epekto ng isang Lolita na ngayon kakabili lang din naman ng Flask of the Oasis. Kung mapapansin natin, tumama nga sa tatlo yung kanyang Numinum Blast, pero the crucial part was yung Guardian Shield. Nakasana naman the moment na kinasa yung Blazing Duet. Napredict na to nila Renmar, Brigitte at saka Umi. Na parang ang hirap mag-cloud pag napick na yung Lolita, but still, with their 5th pick, kinuha pa rin nila yung cloud at nakikita na nila yung consequences. Ang ganda na sana ng set doon ni Luis, pati pagpasok ni Gusta with the Blazing Duet. Pero sinalo lahat ng shield, tapos inabot sa kanila yung damage. Na counter go. Doon yung doon natin makikita yung lakas ng Fireflux in terms of the team fight na meron sila. The team from, of course, MPL Latam, hindi masyadong kailangan kung ikaw si Gusta La Gusta, tipirin mo na lang siguro yung Blazing Duet mo bago, kumbaga, itayin mo munang itaas yung shield. Pag nataas yung shield, yun na yun. Pwede ka na mag-blazing. Basic lang, ML eh. Ganoon na lang. Sabagay, sa gera naman, pag nakikita mong dumidepensa yung kalaban mo, hindi mo din naman talaga titirayan. Isahin yung bala eh. Oh, total. Nangyari na rin yun sa 300 eh. Di ba? Yung sa Sparta. Sabi nga ni... Leonidas. Sabi nga ni Leonidas, nung may nagtatryout sa kanyang, ano, nang may nagtatryout sa kanyang soldier, sabi niya, raise your shield. Ano nangyari? Hindi na-raise yung shield. Yung buba. Oo, si kuya, si tropang Cubs. So, no, eh, tropa yun eh. Si Tropang Kung sabi niya, I cannot raise it. At ayun, di siya tinanggap. But anyways! Oy, si King, nauha na yung Lord kapalit ng boy ni Tekashi. Tumama yung Spear of Destruction. Pero there's not gonna be any follow-up from Fireflux. Apart from the sacrificial play na ginawa ni Tekashi, RRQ Akira ngayon, parang medyo komportable sila kasi nasa kanila yung Lord eh. Matindi talaga yung ano dito, yung global presence at saka yung AOE ng side ng Fireflux. Napakasakit kasi niyan, Kuya Ingan. I-explain ko sa iyo mathematically, pero teka lang. Okay, taunted ka boy, Sunshine, tumutusok. Sunshine, out, Apex 47, papasok, nag-hammer time, out para kay na Luis. Alien, out of this world, Alien! Napasib. What a dodge. What a dodge.
Pero dito mo din makikita talaga yung sinabi ni Wolf na sa unang Lord, mas importante pa yung kills kaysa masecure mo yung Lord. Eh kasi kaya mo naman talaga patayin yung Lord agad. Lalo na naka-mousecomb pa kayo. Oo, pero sakit na kasi. Eto kasi yan eh. Yung gusto kong sabihin sa'yo, Kuya Ingan, kapag nagdikit-dikit kasi dito yung RRQ Akira, minsan yung vacuum ng isang Louie, hindi mo mapapansin yan eh. Ang problema pa dyan, pag na-vacuum kayo, yung tusok dito ni Sunshine, tumatagos yan. Tumatagos. Tumatagos yan. Butas talaga damit mo dyan. Butas talaga damit mo dyan. Tumatagos yan eh. Tumatagos. Eh, ang pangit pa naman pag ang ganda ng forma mo. Tapos tumatagos, nabubutas yun. Butas ka. Ang bad trip dyan, hindi mo mapapansin. Pag nababacuum ka, yung AOE damage ng Fireflux, kailangan respetuhin ng RQ Akira. So kung ikaw ang RQ Akira, dapat solo-solo kill ka lang. Basic lang naman ang ML eh. Kailangan mo talaga maghanap ng pick-up katulad ng ginagawa ngayon ng Fireflux. Pero mapapa Wild Charge Zone si Luis. RRQ Akira ngayon, nakikita natin yung kanilang plano. Apply pressure sa top and sa middle lane para masecure nila yung more ground doon sa Lord Pit. Na re-respond 960 seconds. Pero teka lang, ito na yung barkada ng Turks Delight. Dede. Oy! Pinaikot pa nga ni Tegashi with a penalty zone. That's not a tamaan. Pero here comes back up RRQ. King, nandun na rin with the taunt. Pero makaka-out ngayon ng Fireflux Esports. Hindi tumama yung Spear of Destruction. Kaya ang call ng Fireflux, teka, wala yung barkada natin. Huwag tayo gumora. Sayang yung Spear of Destruction. No? Yun talaga yung pang-call mo kapag ikaw si Sunshine kung tumama. Then again, Kuya Ingan, para bang no damage din yung RQ Akira. Hindi nila na-punish yun. Isipin mo mabuti, nag-dodge na ni Seijin. Sila yung nakauli, pero wala silang punish. Oo. Ibig sabihin, 10 bits productions yung damage nila. Kailangan nila si Gusta Lagusta. Walang nakulang pa. Actually, may Trinity build naman din dito si Gusta Lagusta. Pero tama ka eh. Medyo kinakailangan talaga yung presence ngayon ng isang Claude. Maganda na sana yung counterplay. Again, na-set up na ni Tekashi. Plus the taunt coming in from King. But Fireflux easily evaded that clash. Imagine ilang seconds lang kung nakaabot dun si Gusta Lagusta, maaaring matapos na sana yung laro na to. Hindi na nga tayo sana makakita ng Evolve Lord eh. Goods na sana eh, no? Ang next damage output din si ang next damage output dito ng RQ Akira si Seijin. Wala pang kill si Seijin pero gumuguhit na yan. May aboy-aboy na. Ayun na yung vacuum oh! Yung sinasabi natin dyan! Oh! Casters, pasok! Ay, Sunshine nandun! Numinong Blast kay Lolita. Tatamaan ngayon ang Retribution Holder ng RRQ Akira. Tutumba na nga din, pero may immortality pa naman. Si Kashi pumasok with a penalty zone. Pero yung vacuum, masyado masakit. Dalawa tutumba. Kapalit naman buhay ni Apex 47 and Fireflux, the Turkish Delight. Nakangiti sila ngayon. Rosa with the double kill. And Sunshine with a great spear from afar. Getting the 8-5 at libre pa yung Lord na ito. Let's look at the instant replay, Kitty. Yan yung sinasabi ko, Ingan. Yung matikitid na daan na yan. Pag nababacuum kayo, bawat banat ni Sunshine, tumatagos, tumutusok. Yung pa naman yung mga mahirap abutin pag nagbabacuum ka. Yung mga masisikip. Oo. Pero napagana ng Fireflux. Oo, sa itong Fireflux. Kumbaga, nag-research to. Nagpahinga to ng mga kaingan. Pagka-uwi nila sa hotel, tulog agad. Mga ganun agad. Pero kumain ng buffet. Oo, kumain muna sila ng buffet. Nagka-bad-tripan na siguro kasi nga natalo eh. Sige, tulog na lang natin to. Mukhang maganda ang tulog. Mukhang maganda ang kape. Maganda ang gising nila ngayon. Grabe, yung ano eh, hindi sila nagpapatinag. Kahit nakita mo naman yung mga body language nila, medyo 50-50 diba kanina? Hindi masyado nakangiti, hindi naman nakasimangot. Pero ngayon, nasigurado ako, comfortable sila sa kanilang position ngayon. Again, they have a Moskov, good for the late game pickup. And even if sumakit si Gusta Lagusta, the presence of the Lolita with the Guardian Shield is gonna be enough kahit ikasa yung Blazing Duet sa harap ng Fireflux. Yun yung pinakang problema ni Gusta eh, no? Hindi siya makapwesto, hindi siya makagusta. Kuya! Ayan na nga from afar, from the side! Ayun na, pasok ni Apex, pero haranan sila lahat ni Rosa. Ayun, si Rosa pa, mawawala! Oh my G, pumasok na Sunshine, pinapanatan si Tekashi. Tekashi, free hit ngayon, bleak out, tinatagin si Tekashi. Tumatakbo si Sunshine ngayon. Wow! Actually, si Sunshine yung nag-bleak out. Ewan ko na. Ang gulo. Laban lang to. Nakakalito na, pero alam na nawala yung Guardian Shield. Ay! Sunshine, pumasok na naman. Naipit sa iskinita with the sibat. Pero napaikot pa rin ng RRQ Akira dahil swerte sila. Sa pwede sana nilang masiset. Si Luis kasi yung naiwan. Eh, again, may passive yan. Nag-power of nature lang eh. Tinangkin ni Luis lahat. Sabi ni Luis, ako na to. Ako, poster boy ng RRQ Akira. Tangkihin ko lahat ng damage. Wala akong pakialam sa nararamdaman ng Fireflux. Si Rosa humarap at
ang ganda ng counter go ni Luis. Siya nagdala ng ulam doon. Kung iisipin mo kung hindi siya nakaharang doon, yari siguro sila. Ginawa niya talaga yung trabaho niya. Literal na naging bato siya para sa RRQ Akira. A rock! Luis is the rock! The most electrifying man! In MPL Atam! In MPL Atam! The most electrifying man in MPL Atam! Luis the rock! Oh, ito na go! Oh, makunat, makunat. Pero tumatagos yung mga ano ha. Tumatagos yung mga needles, boss. Yung karayom, hindi lang ka... Malaking karayom. Alam mo yung nakaka-bad trip sa karayom, yung sobrang laki. May mga ganun eh. Yung mga kapal. Teka lang. Okay. Ay, naku, yari! Nayayari ngayon, Luminum Blast, counter go for Firefox Esports. They're gonna get a kill. Oh! Nakala na walis doon ni Alien! Nakakapag-freeze ngayon dito si Sunshine. That's gonna be two members down. May minions in the bus. So this might be end. Bawal ko yung Kuya Manjin. Patay si Darak. Patay si Luis. Patay si The Most Electrifying Man. Nakuryente. Nakuryente. Pinanata ni Sunshine. Sunshine. The Needle Boy. Tignan natin. Pasok ngayon si King. Nako, desperate movements mula sa RRQ Akira. At doon na nga mayayari. Fireflux Esports getting the tower and targeting the base. At makukuha nila ang Game 1.